Magandang araw sa ating lahat and welcome sa aking kusina. Ngayong araw, tara, dahil malamig at tag-ulan, masarap humigop ng mainit na sabaw. At ngayong araw, magluto tayo ng sinigang na baboy. So, madali lang to at siguradong papatok sa inyong mga anak. Kaya, umpisahan na natin. So, dito, na-prepare ko na po, nalinisan, nahugasan ko na yung mga kailangan nating sangkap. Meron tayong gabi, sitaw, siling haba, labanos, talong, sibuyas at kamatis. At syempre, hindi po mawawala ang kangkong para sa ating sinigang na baboy. At meron din tayong pampaasim pero mas masarap kung fresh na sampalok. At meron tayo rito ang kalahating kilo ng gempo ng baboy. So, pwede naman kayo gumamit ng kasim o kung anong parte ng baboy na nais ninyo. So, simple lang naman itong ating pagluluto at sigurado mapapahigop ng maraming sabaw ang inyong pamilya. So, ang una ko laging ginagawa ay nagigisa po ako ng sibuyas at hinahayaan ko lamang itong mag-transparent bago ko po isunod ang ating kamatis. So, may iba't ibang way ng pagluluto po ng sinigang na baboy. Yung iba, nagpapakulo na lang ng kamatis, sibuyas at kapag kumulo na, saka po ilalagay ang karne. Ako po, ang ginagawa ko is nagigisa muna ako ng sibuyas, kamatis. Ayan. Hinahayaan ko muna po na malanta o lumabas yung juicy ng ating kamatis bago ko ilagay yung ating karne ng baboy. Kasi mas nanunuot at mas lumalabas yung linamnam ng kamatis para sa ating sinigang. Yung iba rin hindi po naglalagay ng kamatis pero ako mas gusto ko may kamatis yung aking sinigang na baboy. So hayaan lang natin to ng mga ilang segundo bago ko ilagay yung ating karne ng baboy. At ngayon, pwede na natin ilagay yung ating yempo. So, gusto ko talaga yung may taba-taba sa aking sinigang. Pagkatapos ay, isang kutsa lamang po natin ito ng mga ilang minuto. Then dito, magtitimpla rin tayo ng pampalasa. Ang ginagamit ko po ay patis para dito sa aking sinigang. So, naglalagay ako ng mga 3 tablespoon or 2 tablespoon. Depende po yan sa alat na nais ninyo. So, mas maganda po talaga ginagamit ay patis. Pero kung ayaw nyo ng patis, pwede naman ang asin. Tutuyin natin to sa katamtamang apoy lamang, haluin ng maigi para mas kumapit yung linamnam ng ating kamatis sa ating karne. Then, pagkatapos natin to masangkutsa, ay hahayaan muna natin to ng mga at least 5 minutes bago tayo maglagay ng tubig para mapalambot ang ating karne. Ngayon, pagkalipas ng 5 minuto, so haluin lang muna natin ang bahagya. At dito ay mag-a-add na po tayo ng tubig kung saan iyon ang magpapalambot sa ating karne. So, maglalagay ako ng tubig. Depende sa inyo kung gaano karaming tubig ang gusto nyong ilagay kasi nasa atin kung gaano karaming sabaw ang gusto natin. So, dito naglagay po ako ng 1 litro at kalahati. Then, tatakpan po natin to at hahayaan natin hanggang sa lumambot ang ating karne. At eto nga po, pagkalipas ng 30 minutes na pagluluto natin sa ating karne, isusunod ko nang ilalagay ang gabi. Gayon din po ang labanos kasi itong dalawang gulay na to ang matatagal mapalambot. So, sinusunod ko na po talagang nilalagay yan. Then, hahaluin lang natin at pansinin nyo yung ating tubig ay nabawasan na or natuyutan na. So, haluin lang natin at hahayaan ulit natin to na lumambot o maluto yung gabi natin at labanos. So, tatakpan ulit natin to at hayaan natin ng mga at least 10 to 15 minutes. At pagkalipas ng 1 minuto, eto na, napakabango na ng ating sinigang. So, isusunod ko nang ilagay ang sitaw, talong, hahaluin natin, syempre. At pansinin nyo, yung ating sabaw ay talagang kumonti na. So, dito mag-add po ako ng another 1 liter ng tubig kasi gusto ng mga anak ko ay masabaw yung sinigang. Hinihigop kasi nila yan. So, ayan. Tapos ay lutuin po natin to sa katamtamang apoy lamang pero hindi ko na siya tatakpan. Hayaan na lang natin ang ganyan hanggang sa maluto ang ating mga gulay. Then, ilalagay na rin natin ang ating sinigang mix or yung ating pampaasim. And again, pwede kayong gumamit ng sariwang sampalok. Mas maganda po yun. Mas masarap at natural na asim ang binibigay. At dito, hinahalo ko po na maigi para matunaw yung ating pampaasim na powder na nilagay. At nag-add din ako ng 1/2 tablespoon ng asin.
para sakto yung alat ng aking sinigang. Pero again, iba't iba po tayo ng timpla, kaya kayo na lang po yung mag-adjust sa alat na nais ninyo. So, hayaan ko lamang po ito ng ilang minuto. Then, pagkalipas ng ilang minuto, okay na ang ating sinigang. Malambot na yung ating gabi, sitaw, at yung ating talong. So, hinuhuli ko po talagang nilalagay yung siling haba. Kasi yan po ay kinakain ko. Gusto ko malutong yung siling haba. Gayun din yung ating kangkong. Sa huli ko rin yan nilalagay para po hindi po siya malamog or ma-overcook. At dito, lulutuin na lang natin to ng mga at least 2 minutes na lang. At ready na tong iserve sa ating pamilya. Ang masarap at talaga namang mapapakilig ka sa asim na sinigang na baboy. So, pwedeng-pwede na natin itong ilagay sa ating serving plate at ihain sa ating pamilya. So, again, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga latest videos dito sa ating kusina. Isa na namang masarap na pagkain na pwede nating ihain sa ating pamilya, ang ating sinigang na baboy na papatok sa ating mga chikiting. So, kain po tayo at magkita-kita po tayo sa susunod. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!